Okay guys, so what's up? Kukwento ko lang yung na-experience ko dito, no? So parang ano na rin to sa mga ibang Pilipino. Warning, safety. Hindi lang dito sa Canada, pati na rin sa mga ibang lugar, no? Kaya pati mga sa bagay sa Pilipinas, alam kasi natin yung ginagawa natin dyan, no? Dito hindi ko alam kasi. So papunta ako sa work, no? Wala, normal day mo. Umupo lang ako sa bus. Merong pumasok na isang lalaki sa bus. Di ko alam kung naka-high siya or naka-drugs. Di ko alam. Sabi niya sa akin, hindi siya Filipino, foreigner. Di ko rin sasabihin kung anong race. Wala naman sa ganun kasi yun eh. Baka isipin na iba, racist. Hindi. So, tinitignan, sabi niya sa akin, sa English, no? Ba't ko daw siya tinitignan? Sabi ko, di ko naman siya tinitignan. Tapos sinayin ako na, di ko pinansin. Nasa harap ako ng upuan. Yung mga bus kasi dito, parang merong sa jeep site na nakasite. Tsaka yung sa likod, para silang bus. No? Iba yung bus dito eh. Tapos, nilapitan niya ako. Pinagtutulak niya ako, no? Di ko nilalabanan na kinakalman ko yung isip ko. Iniisip ko kung anong gagawin ko. Lalabanan ko ba? Papatulang ko ba? Pero pinakaisip ko hindi. Hindi worth it. Tapos lang na baka mapahamak pa ako magka-trouble. Lalo na di naman ako taga dito, no? Pinabayaan ko kahit tinulak-tulak niya ako muna. Pero ngayon nagre-research na ako about sa batas dito. Para sa safety ko, no? So, ayun. Dahil tinutulak-tulak lang ako. Hindi ko alam kung. Pero hinahawakan na niya ako. Harassment na yun, no? So, yung driver, tinitignan ko kung nagtumitingin siya. Pero yung mga bus dito, puno ng CCTV. So, buti na lang. Mga dalawang stop, pababa na ako. So, yun. Tapos tinignan ko kung sumusunod siya. Hindi naman siya sumunod. Pero tinandaan ko yung mukha niya. If ever na maulit na naman, alam ko na yung gagawin ko. Magsa-safety na tayo, no? Hindi tayo papatol, syempre. Tayo yung lugi. Dayo lang tayo dito. Pag inulit, police agad, no? Police harassment. Lalo na international student ako dito. Yun lang. Yung na-assess ko sa situation ko, yung napansin ko sa sarili ko, buti hindi ako nagpanik, hindi ko pinauna yung init ng ulo ko. Nabubusit ako sa kanya eh. Hindi ko siya pinapansin. Nilapitan niya talaga ako. Bumunta na siya sa likod ng bus. Tapos salita siya ng salita nung daw tinitignan ko. Tapos pinuntay niya ako sa harap. Tapos pinagtutulak niya ako, wag daw akong upo dun sa upuan. Siya daw upo dun. Wag daw akong upo dun. Tumayo ako, pinabayan ko, muntik pa ako na sub-sub, no? May mga tao sa bus, parang wala silang nakikita, no? Kaya, yung sarili mo lang talaga yung kasama mo dito. Hindi ko naman inaano yung mga tao, pero parang wala silang nakikita. Hindi pumunta ako sa likod, tumayo ako, dahil bababa na rin ako. Eh, umupo siya mga 5 seconds. Tapos, tumayo na naman siya. Sinundan na naman ako sa likod. Pinindot ko na yung parang buzzer. Para siyang doorbell. Para alam ng driver na bababa ka na. So, yun. Tinignan ko kung sumusunod. Kasi, syempre, pakabalikan niya ako. Talagang hindi siya tumitigil. Hindi siya nakokontento eh. Nakadrug siguro na di ko alam. Or syempre, first time mangyari, wala pa tayong kaalam-alam. Sana huwag nyo may experience to sa mga ibang kagaya ko, no? Wala naman, ayokong na lang mag-isip ng kung ano-ano. Pero, safety na lang, no? Guys, basta relax lang, kalma lang. Huwag papanguna at init ng ulo. Mag-isip. Yun lang, di naman ako natakot. Medyo ano na siya, siguro 30 plus. Maliit lang ako pero halos maliit siyang konti sa akin.
Gusto ko nga siya suntukin pero hindi sulit, sigurado. Puno na CCTV camera kapag una akong sumuntok. Sigurado ako yung talo, di ba? Pag sinuntok, inintay ko na lang suntukin niya ako para tinitignan ko ano yung gagawin ng driver. Dahil yung mga damit dito sa Canada makakapal, di mo alam kung may kutsilyo o may barrel, no? Kaya nag-safety ako, pinabayaan ko siya. Yun lang. Basta huwag kayong matakot, relax lang, mag-isip kung anong dapat gawin. Pag nakikita nyong medyo tagilid, medyo nakahay, for sure meron yung patalim, meron yung barrel, di mo alam. No? Dapat isipin mo na yung worst. Isipin mo na yung worst na pwedeng, kung anong pwede nyong gawin. Basta relax lang, huwag kayong matakot. Sana huwag nyo may experience, pero ingat tayo guys. Yun lang, share ko lang, no? Kasi ayaw may experience sa mga ibang kagaya kong international student or mga Pilipino or kahit sino pa man. Mahirap pag ganun. Wala akong di guys sa Pilipinas, pag ginawa sa atin yun, inaway na agad natin yun. Aawayin natin agad yun eh. But dito hindi pwede. Baka ako pa yung baliktad rin. So, ayun. See you guys. Kung gusto nyo mag-comment, comment. Pero yun yung kwento. Tapos nag-work na ako. Tapos nakipag-biro na ako sa mga work ko. Yun. Pero sinabi ko sa kanila para alam din nila. Siyempre. So, yun. See you sa next update or vlog. Peace.